DepEd, binigyang diin ang mga hakbang sa pagtaguyod ng kapakanan ng mga guro sa pagdinig sa budget. Ikapito ng Oktubre taong 2021, binigyang diin ng kagawaran ng edukasyon, DepEd, ang walang humpay na suporta para sa mga guro nang magpresente sila ng kanilang mga tunguhin sa pagbibigay ng mga benepisyo at allowances para sa mga guro sa isinagawang budget briefing ng kapulungan ng kinatawan noong 14 Setyembre. In our fight for access and quality of education, our teachers are our heroes, and we have endeavored to take care of their welfare, ani Kalihim Leonor Magtoles. Sa ilalim ng fiscal year 2021 budget, nakatakdang makatanggap ang mga guro ng benepisyong regular kabilang ang clothing, transportation, teaching aid allowances, at iba pang mga government bonuses. Nitong Agosto, inaprubahan din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagpapalabas ng World Teachers Day Incentive Benefit WTDIB, na nagkakahalagang 1,000 pesos sa kada guro ng pampublikong paaralan para sa 2021. All of the bonuses and incentives, lahat ay naibibigay and DepEd, through the directive of our secretary, these bonuses ay advance na naibibigay, pagbabahagi ni Pangalawang Kalihim sa Pananalapi Annalyn Sevilla. Sa ilalim ng COVID-19 assistance, nakapaghanda na rin ang kagawaran ng mga kinakailangan ng mga benepisyo para mapangalagaan ang kalusugan, kaligtasan, at kapakanan ng mga teaching at non-teaching personnel, kasama ang pagbibigay ng hazard pay. Tiniyak din ng DepEd ang paglalaan ng personal protective equipment PPE at sanitation supplies para sa mga guro at mga personnel. Nagsasagawa rin ang DepEd ng regular na disinfection at decontamination ng mga gusali, pasilidad, at DepEd vehicles, pati na rin ang pagsuri sa kalagayang pangkalusugan ng mga empleyado. Ang mga pagbabago sa layout ng lugar ay isinagawa rin para sa mahigpit na pagsunod sa physical distancing protocol. Mahigpit ding ipinatutupad ang pagbabawal sa mga office-related mass gatherings sa pamamagitan ng paggamit ng remote at online platforms. In relation to COVID-19 cases, we have coordination with the Employees Compensation Commission ECC and we're given these sickness benefits, the medical benefits, cash assistance, death and funeral benefits. Aside from our collaboration with PhilHealth, which includes packages like community isolation, COVID-19 testing package, and inpatient package, ani OIC Pangalawang Kalihim para sa Human Resource at Organizational Development Wilfredo Cabrol. Inilatag din ng DepEd field offices ang kanilang mga inisyatibong kaugnay ng COVID-19 para sa testing, isolation, at treatment, na direktang maninilbihan sa mga infected personnel, na kung saan ay sisingilan sa kanilang available na lokal na pondo o sa partnership ng kani-kanilang mga LGU at o iba pang mga external partners. Nakikipagtulungan ang DepEd sa Commission on Civil Service CSC at sa Department of Budget Management DBM sa pagbuo ng karagdagang mga posisyon sa pagtuturo, kabilang ang Teacher 4, 5, at 6, at Master Teacher 5 upang tiyakin ang mas maraming career opportunities sa pampublikong paaralan kasunod ng pag-aproba ng gabinete. Ang executive issuance ay nakatakdang dumaan sa DBM, CSC at tanggapan ng Pangulo habang isinasagawa ang pinalisasyon ng Joint Circular. Dagdag pa rito, sinabi ni OIC Pangalawang Kalihim Cabral na ang kagawaran ay maglalalabas din ng mga patnubay sa additional service credits para kilalanin ang trabaho ng mga guro sa pampublikong paaralan noong nakaraang taon. Sa pagtatapos ng pagdinig, kinilala ni Chairperson of the Committee in Basic Education and Culture in the Lower House and Pasig Representative Roman Romulo ang lahat ng ginagawa ng DepEd para suportahan ang kanilang personnel. Congratulations, alam kong napakahirap po ng sitwasyon po ninyo. I'm sure you are doing the best that you can for the good of education and our students and our teaching and non-teaching personnel, ani Representative Romulo.